Hello, Ate Mitz. Ako, napakasarap nitong ating afternoon tea. Meron tayong tea session. Nakakatuwa. Okay. Alam mo ba, nakakagulat. The last time that we were together, ang viewers natin, ha, like past 1,000. Oh, grabe. Nagulat ako. Talagang live na live nagulat tayo. Nagulat ako talaga. Ay, nako. Oh. Parang tayo lang ang tao. Siyempre, hello po sa inyong lahat. It's tea time. Ito ang ating regular Monday. Sarap po ang tsaa. Masarap ang tsaa dahil kasama namin kayo dito sa ating programang 20%, ang programang Puno ng Puso para sa inyo. Let us praise the Lord. So napakabuti ng Diyos kasi pinagbigyan tayo talaga na makasama muli si Ate Mitz. Maraming mga katanungan ang hindi pa natin nasagot at karaniwan ang mga komento ninyo ay nag-a-agree lahat sa sinabi ni Ate Mitz na talagang words of wisdom that God is a generous God. He provides for everything, especially for our needs. At ito nga ngayon ang pag-uusapan natin ay kung paano naman natin ma-enjoy yung kalayaan natin sa ating finances. Kaya hiramin natin ang salita ng Diyos sa Jeremiah chapter 29 verse 11. Memorize yung lahat ito. For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans for prosperity and not for disaster, to give you a future and hope. So alam naman natin na ibang minute isang buhay na ganap. At sabi dito sa Jeremiah chapter 29 verse 11, ako lamang ang nakaaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. So napakaganda po ng mensahe ng ating Panginoon. So laging ang pangarap niya ay para sa ikabubuti at ikauunlad nating lahat. So Ate Mitz, meron tayong isang naiwan nung nakaraan na sa panahong ito na ating mga na dinaraanan, totoong mahirap ang buhay. Pero napakahirap rin daw na hindi tumulong. Ano bang masasabi mo dyan? Lalo na ngayong panahon ng mga calamities, no? Sunod-sunod na dumating ang calamities na yan. At nakikita natin kung paano naghihirap ang kapwa natin. Ngayon, kung talagang wala, di ba? Sabi ko nga, uunahin natin, ang priority natin ay yung needs ng mga tao na nagtitiwala sa atin, na umaasa sa atin. Tulad kung may anak kayo o kung sino man ang dapat na kayo ang mag-provide. Hindi dapat na ibibigay nyo sa iba yung para doon sa may pangangailangan. Maari namang hindi pera eh, di ba? Maari namang hindi pera. Kung talagang walang pera, mention ang mga damit natin, wag naman yung luma, kundi yung maayos pa, no? Yung mga damit o kagamitan. Kasi ngayon, ang kailangan talaga nila, kagamitan eh, di ba? Baka wala na silang lutuan, o baka meron tayong dalawang kaldero dyan, yung isa, ibigay na natin, di ba? Ganon. O meron tayong isang dosenang baso, hindi naman natin lahat ginagamit. Pwede nating i-share, pwede nating ibigay. Kahit at, nga atin, it's mga sapatos natin. Dalawa lang ang paan natin. Oo, pero minsan, isang dosena ang sapatos natin. Correct. O, at yung mga yon wala kasi nabasa lahat. Diba? Tama. O kaya, baka naman meron tayong dalawang thermos. So, ibigay na natin sa kanila yung isa. Kasi sa panahon na to, kailangan ng mainit na tubig kasi umuulan. So, pwede rin namang time. Diba? Tama. Pwede rin naman tayong mag-volunteer, diba? Sa mga relief work. Marami ngayon yan sa mga parokya natin. Kahit ba mag-ice-ice tayo ng mga pinamimigay na relief good, yung oras natin pwede nating i-donate. Alam mo, Ate Mitz, ang napon ako ha, pagkapagkain yung binibigay, parang nabubusog ka na agad eh. Kaya kakayanin mong mag-share talaga. Yun yung napon ako. Tapos bang kasabihan na matatanda, at I'm sure sinabi din to ng iyong inang, na napagkakasya. Correct. Diba? Napagkakasya yan para sa lahat. Kasi ang Diyos nga is a God of provision. However, may mga komento din tayong natanggap na ang sabi naman nila, paano sila magiging malaya kung sila ay may mga pagkakautang.
So ngayon, bago sagutin niya ni Ate Nitz, gusto ko i-share sa inyo na merong isang survey, Ate Nitz, na bago pumasok ang 2020, isang international survey ito ng CNBC, no? Na ang sabi doon, ang tinanong daw ang mga tao, ano ba yung pangarap mo for 2020? Ngayon, magtatapos na, last quarter na tayo o last 2 months na lang tayo. Ang naging top na answer daw doon ay kung paano sila makakawala mula sa pagkakautang. Yun ang top na pangarap ng mga tao. Pangalawa, ano yung regrets nila? Niregret nila na sila ay nabaon sa utang. So parang dun lang umikot, no? Kasi ang CNBC ay business channel ito eh. Tama ba, Ate Nitz? No? So pang negosyo ito o pang finances. So magandang yan ang ating pag-usapan sa hapon na ito. However, may dalawang larawan kayong makikita sa inyong screen. So dun sa larawan na yon, Ate Nitz, kung natatandaan mo, may dalawa raw pananaw kung paano natin tingnan ang pagkakautang. So dun sa unang, nandyan sa inyong screen, yung isang tao na nagtutulak sa bundok, no? Nandun sa bangin, tinutulak niya yung utang at hinahabol sila ng utang. Ano bang enlightenment mo dyan, Ate Nitz? Oh, na yung survey na yon ay napaka-helpful kasi ito survey ng panahon natin ngayon, yes, eh, panahon yes. natin. Tingnan ko kung mag-a-agree kayo sa akin, kung ay sasang-ayon sa akin. 'Di ba na, natuto tayong mangutang mula noon na usang credit card? Oh, usaping credit card pala usaping to. Usaping credit card, 'di ba? Nung bata pa ako, lalo na nung panahon na yon na bago pa lamang ang credit card. Parang it's a kind of prestige. Para bang mas ano ka, pag mayroon kang credit card, di ba? Mas angat ka pag mayroon kang credit card. And you start using your credit card. Pero later on, na-realize mo na babayaran mo yon plus interest, di ba? Oh. Plus so interest. Hindi na utang lang, kundi so, may patong na interest. May patong na. Kasi kapag ka nabuhay tayo beyond our means, 'di ba? Yung kung magkano lang ang sweldo natin, yung kinikita natin, tapos gumagastos tayo ng sobra doon sa kinikita natin, ibig sabihin nangungutang na tayo. Parang yung credit card, pinadali niya 'yan eh. Nung araw hindi naman ganoon eh. Kasi ibig sabihin mangungutang ka talaga, no? Lalapit ka sa isang tao, manghihiram ka. At napakahirap noon. At napakahirap noon. At yun eh talagang nilulunok mo, yes, yung pride, yes, mo, di ba? So, ngayon parang pinadali ng credit card, di ba? So, bili tayo ng isang ekstrang sapatos, hindi naman natin sinusuot. Bili tayo ng ekstrang damit, hindi naman natin ginagamit. O kaya yung mga bagay na hindi naman natin talagang kailangan, halimbawa, kailangan ko pa bang bumili ng corned beef? No? Kung meron namang ibang substitute yan na mas mura, di ba? Pero dahil madali, so kuha ka lang ng kuha sa shelf, tapos yun, bayad ka sa credit card mo. At alam natin lahat ngayon, sa experience natin, lalo na yung mga sumusweldo ng regular na fix ang income, tapos merong binabayarang credit card, kung minsan kalahati na ng sweldo natin napupunta sa credit card eh. Diba? So, yung palaki ng palaki, tapos ang binabayaran mo lang minimum payment. Mm-mm. Minimum payment, palaki yun ng palaki. So, paano ka aahon dyan? Ang malaking tanong, di ba? So, Ate Nitz, ka-clarify ko, kasi baka yung ibang viewers natin, katwira nila, ay senior na ako, wala na akong credit card. Okay. So, safe ba yun na wala silang credit card? Is that what you're saying? No, I'm not saying that. Kasi minsan, importante rin ang meron kang credit card eh. Kasi halimbawa, napunta ka sa isang lugar, sa ibang lugar, tapos wala kang cash. So, at, o kaya merong sitwasyon na talagang kailangan ng pera, pero wala kang dala, pero meron kang credit card. Yung mga ganun, pwede natin gamitin. Pero dapat may disiplina tayo sa sarili natin. Na yung credit card na yun, gagamitin mo lang for emergency. Oh, hindi mo yung gagamitin. Diliwanagin natin yun na it is safe to have a credit card. That's one. But for emergency purposes only. So, wag gagamitin yung credit card kung hindi naman kailangan ang pagkakagastusan or else malulubog tayo sa utang dahil ang binabayaran po natin ay hindi lang pala yung utang. Kung hindi, may certain amount on top of what you got.
Tama po ba? Okay. Okay. Sa pagpapatuloy. Pagpatuloy. Paano ka aahon sa credit card? Yan, maganda yan. Usapin paano yan. Paano ka aahon sa credit card? Ito, may mga paraan kung paano mo bababayaran yan. Kailangan mayroong magpautang sa'yo nang walang interest para bayaran mo yung credit card mo. It could be a brother or a sister na mayroong ekstrang pera na mabait naman talaga siya at pwede mong pakiusapan na sabihin mo lang kasi kailangan ko to, pero babayaran kita. Kasi yung ihuhulog ko sa credit card, sa yung ko nabibigay. You see what I mean? Halimbawa, again, sa kung meron akong utang sa credit card, binabayaran ko interest plus yung hindi ko na nga nababayaran ng yung portion na sasabihin ko sa iyo parang little sister naman kita, guys, alam mo may problema ako, ganito ang utang ko, pwede ba na pautahangin mo ako, babayaran ko tong utang ko na to, at yung kaya kong ihulog na dati kong inihulog dito sa credit card na yon sa iyo ko na ibibigay basta wala lang interest. Ayun. Diba? Kasi malaking bagay yung makat muna makat talaga. Mo yan. At tapos dapat yung credit card mo na yun, kung pwede, gupitin mo na sa gitna. Literal talaga. May ritual po, mga kapatid viewers, makinig kayo. Eto, guru. Guru talaga to. Gupitin daw yung credit card sa gitna. Naku, maraming maiiyak para dyan. Para hindi mo na gamitin, di ba? Mm-hmm. Para hindi mo na gamitin. Kasi talagang napakahirap nung naghahabol ka eh. Yung wala nang katapusan, di ba? Tapos sa opisina natin, sa Arsobispado, merong isang magandang bagay doon na pwede tayong matulungan. Meron tayong credit union. Mm-hmm. No? Yung mangutang na lang tayo sa credit union, bayaran natin yung credit card. But at the same time, sabi ko nga, gupitin mo na yung credit card na yun. That means stop na talaga yun. So parang parang nakakatakot tuloy yung mag-credit card. Ah. Magagalit sa atin yung mga ano. So may bago tayo sponsor eh. No? Pero ang sinabi nga, linaw naman for emergency purposes. Pero kung hindi naman kailangan, wag na, you just cut it, lalo na kung marami ng laman. Tapusin na muna yung utang bago ka mag-resume na oo, naman. Oo, bago ka mag-resume. Tama. Kahit na pang emergency, wag muna. At diba? Inis, may pumasok na katanungan. Wala naman nga pong credit card, pero baon naman sa 5-6. Ay, naku, napakahirap ng 5-6. Ano? Oo, kasi ano yan eh. Para kumapit ka talaga sa patilim pagka nanghiram ka ng 5-6. Tapos minsan yan pa yung problema ng nagkakaroon ng talagang krimen, no? Because you cannot pay. So, paano aahon ng isang tao na may utang ng 5-6? Kailangan mo talagang reviewin talaga yung ano mo, sitwasyon mo, yung finances mo. Involve mo na ang buong pamilya mo. Kung may anak ka, kung meron kang mga, kung nandiyan ang asawa mo, pag-usapan nyo na ito, meron akong 5-6. Lalo na kung ginamit mo naman yan sa pangmatrikula ng anak mo, halimbawa, no? So, Ate Nitz, pagka ganito palang usapin, dahil gusto nating lumaya pare-pareho, huwag na tayong maglihiman. Parang yan ang nakukuha ko ngayon sa'yo. Pag nandito na tayo sa sitwasyon na to, maging open na tayo sa ating pamilya magkatulungan. Para magkatulungan. Kasi alam natin kung minsan may mga tao na nagsusuicide eh. Dahil sa utang nila na hinahabol sila ng pinagkakautangan nila, katulad ng picture na sinasabi mo. Pero dapat maging bukas tayo sa ating pamilya at sabihin natin yung problema natin para magkatulungan, di ba? Yan, oo. Kasi maari namang yung anak mo, baka kumikita na siya, makatulong siya sa'yo, at para maubos na yung utang na yun, matapos na. So, parang ano eh, no? Social issue din siya na matatawag. Siya, kasi parang kumbaga sa isang pamilya, baka nga hindi iisang tao lang ang baon sa utang. Baka hindi lang magulang, pati anak, yung kapatid, pamangkin, parang lahat na ay baon sa utang. So I think it is a matter of lifestyle. Yan. Ganun ba yun, Ate Nitz? Yan. So kaya kailangan mitingin ng pamilya kasi magkaintindihan tayo na meron tayong dapat na pagbayaran, may babaguhin tayo. Yan, papasok na naman yung economy. Mm-hmm. Papasok din yung accounting. Di ba kasi ilalahad nyo ngayon, ako sweldo ko ganito. Ganito ang inaabot ko sa nanay, ganito. At meron akong utang na ganito. So, ito na lang natitira sa akin. So, ang bawat isa, maglalahad sila ng kung ano, magkano ang pwede nilang i-contribute para nun mabayaran nila yung utang na yon.
Or baka naman meron din kayong pwedeng isang napakabait na kapatid o napakabait na chuyan o tsahin dyan. Pwede niyong pakiusapan na yung ibinabayad ninyo, katulad ng sistema kanina sinasabi ko, yung binabayad mo doon sa nagpautang sa'yo, sa kanya mo na ibibigay, pero hindi na tumatakbo interest. At maaari din naman, Ate Nits, na kahit hindi ka kumuha sa, kasi baka nga tanggihan, di magkakasamaan pa ng loob. Yung within the circle of the family, yung dating hingi ka ng hingi, now that you know na may pagbabayaran pala, di ba contribution din yun, ano, Ate Nits? Yeah, right. I-simplify mo lang yung buhay mo. Ate Nits, ikaw gusto kong malaman, bago ka magkaroon ng isang buhay na masaya, eto, masaya ka eh, no, ngayon, kahit na-retired ka na, may mga naging paghahanda ka ba bago ka nag-retire? Oo naman. Oo. Kasi noon matagal bago ako pinag-retire eh. Panahon ng Cardinal C, nagre-retire ako, hindi ako pinag-retire. Panahon ng Cardinal Rosales, nagsubok ako, hindi rin ako pinayagan. Cardinal Tagle, kasi noon lagpas na ako ng retirement age. So pinayagan niya ako. Pero bago ko pinlano yon, bago ko pinlano na ako ay magre-retire, meron ako talagang ano. Kasi nung una, nagre-renta ako ng apartment. Okay. Nagre-renta ako ng apartment. Ang binabayad ko, 5,000 a month. Tapos sabi ko, iniisip ko, kung 5,000 a month ang ano ko, ang binabayad ko sa apartment, bakit hindi ako mag-loan sa pag-ibig? Mm-hmm. Diba? Tapos, pag-loan ako sa pag-ibig, bahay ko pa yon. Mm-hmm. So, kaya lang yung sa klase ng sweldo ko, hindi ako makakabili ng bahay sa mga malalaking subdivision. So doon ako sa Pasig. sa Pasig malayo, ano, pero bahay ko. At ang inuhulog ko lang sa pag-ibig 2005. Oh, mas maliit. Oo, kalahati. Kalahati, oo. Kaya lang, sakripisyo talaga ako. Gigising ako madaling araw. Uwi ako, gabi na ako makakarating kasi sa traffic. Pero, na ano yun. Tapos nung magre-retire ako, kasi 15 years to pay yung aking bahay. Okay. 15 years. So, nung bago pa ako mag-retire, nabayaran ko na siya. Wow. Nakuha ko na yung titulo. Diba? So Ate Nits, wag muna tayong lumipat. Doon muna tayo sa housing. Kasi may pumasok tayong komento dito na paano daw yon. Gusto niya ng bahay, pero gusto rin niya ng kotse. Kasi nga, nabanggit mo na malayo yung bahay. Uh-oh. So, yung nakuhang bahay ay malayo. Di kailangan naman niya ngayon mag-car loan para pag-uwi niya dun sa malayong bahay. Paano mo ba kayo matutulungan doon? Kasi parehong loan yun eh. Paano po? Alam mo, ang kasi prioritize, mag-prioritize ka. Kailangan, ano bang pinakamahalaga sa'yo? Pinakamahalaga sa'yo, bahay. Okay? Gawin mo muna yan sa bahay. No? Huwag mong pagsabayin. Tapos tingnan mo yung takbo ng buhay mo. Kasi maari namang nung nakabili ka na ng bahay, ang inuhulog mo, halimbawa, katulad ko, 2,500. Ibig sabihin, maliit na bahay lang yun, ha? 2,500. So, ang ibig sabihin nun, yung susunod na panahon, maaring magkaroon ka salary increase, maari namang meron na sa anak mo na nagtatrabaho. So, economically, mag-change ang buhay mo, eh, di ba? So, pagka nakita mo na medyo nag-i-improve, then pwede ka na mag-car loan. So, my dear viewers, bakit ba natin ito pinag-uusapan? Sasabihin ng ilan sa inyo, tapos na, no, may bahay na ako, may kotse na ako. Pero maganda pong matuto kasi lumalaki din ang inyong mga apo. Maaring hindi ang anak nyo, pero may mga apo kayo. Napalagay ko naman ay makakatulong itong mga ideas na ito kasi mga pinagdaanan na talaga. Mm-hmm. So, ibig sabihin, malinaw na sinasabi ni Ate Nits na may priorities. We have to prioritize. So, kung bahay, pero parang kahit sa naunang episode natin, malinaw yung preaching ni Ate Nits eh, i-safety natin talaga yung bahay natin. Bahay. Tapos ngayon, kahit na sinasabi niyang 2-5 lang yung hulog niya dun sa pag-ibig, dahil maliit lang yung bahay, di ba? But it doesn't matter eh. Ang mahalaga, meron kang natutuluyan. Kaya bandang huli, tignan nyo, hindi pa siya retired, nabayaran na niya yung kanyang housing loan. Kaya para naman sa viewer natin na nagtatanong, housing loan and car loan, so pwede naman, pero titignan natin yung takbo ng ating finances. Kaya yung my dear viewers,
kayo, lagi kayong natatanungan ng advice ng pamilya ninyo kasi nga, pag may edad na, mas may karanasan, at least may natututunan tayo kung paano natin gagabayan yung susunod nating generation. So going back to the utang and the retirement preparation, tuloy natin. Okay, oo. So nung natapos ko yung aking housing loan, tapos nung magre-retire na ako, actually naka-retire na ako kasi tumira pa ako sa Pasig for about 2 or 3 years bago ako nag-retire. Pero ginaguide ako ng Diyos eh, ginaguide ako ng Diyos. Kasi nung panahon na nagkasakit yung kapatid ko, napag-isipan ko, kailangan ko umuwi ng Bataan. Kailangan ko umuwi ng Bataan dahil doon sa sitwasyon niya. So, inisip ko pagbibili ko yung bahay ko sa Pasig. At napagbili ko naman. At yung pera na napagbilhan ko doon, nakapagpatayo ako ng mas malaking bahay. Wow! Mula diba? Sa maliit, nakalipat kasi syempre, sa mas malaki. Kasi yung presyo ng property sa Pasig, ay ano, diba? Medyo mag-accumulate na at saka nagkaroon ng na improvement yung aking bahay. So, medyo nagkaroon ako ng pera. Pero nung umuwi ako sa Bataan, nakapagpatayo ako ng mas malaking bahay. At yung bahay na yon ay komportable para sa sister ko, sa isang kapatid ko. At doon, masasabi ko na I'm really very proud na nagawa ko yon. Hindi ko kalain na magawa ko. Yung tawag ko doon, regalo sa akin yun ng Diyos eh. Regalo niya sa akin ng Diyos na pagkatapos kong maglingkod sa simbahan ng maraming taon, nirigaluhan niya ako ng isang retirement home. So, Ate Nitz, bago ka naman nirigaluhan ng Diyos, paano mo pinagkasya talaga yung budget mo? Kasi parang may panghulog ka, pero meron ka rin inipon para sa pagtanda mo, pero nakakatulong ka pa rin sa kapwa mo. Paano bang budgeting ang ginawa mo? Ganito lang yun eh. Kasi ako, yung simple buhay ko eh, yung hindi ako mahilig magbibili ng kung ano-ano, at saka yung mga hindi ko masyadong kailangan, kahit pagkain ko, simple rin. Tapos yung mga, wala akong mga nightlife, o wala akong mga kain sa labas, maaaring pamisa-misahan kung may okasyon, ganun. Pero hindi yun ang style ng buhay ko. Ang style ng buhay ko, kung ano lang yung nandyan, pagkakasyahin ko yun. Kaya, isipin mo, nakakapagbabayad ako doon sa aking amortization. Tapos, natutulungan ko rin yung mga kapatid ko. Tsaka ang arsobispado may uniform eh. Diba? Correct. May uniform. So, hindi ko malaking kabawasan hindi yun. Hindi ko problemahin ng damit sa pagpasok ko. Tsaka sa opisina natin, sa arsobispado, hindi ako kailangan mag-makeup. Diba? So, doon, kasi wala naman nagme-makeup eh. Pag nag-makeup ka doon, pag-usapan ka pa, diba? So, ibig sabihin, talagang simpleng buhay. Kasi, talking about makeup, ang mahal din ang makeup, diba? Mm-hmm. Mahal ang makeup at paano mo i-maintain yun, diba? So, yun, wala yun. So, siguro yun ang dahilan, guys. Kaya meron ako nagkasasobrang pera. So, isang malaking salita pala dyan, simplicity. Oo, simple no? Buhay. Gusto ko magtago eh, no? Kasi ako may mga kung ano-ano ako, no? Pero kahit kaya in terms pala of food, yung naman. Sa pagkain pala, no? Oo, at it means kailangan simple lang talaga simple tayo. Lang. Tsaka kapag simple lang buhay ang pagkain mo, healthy pa siya, di ba? Healthy. Kasi hindi yung mga mabonggang pagkain, kundi simpleng pagkain. Pero Ate Nitz, yung paghahanda dun sa retirement, o maliban sa mga savings, maliban dun sa mga utang, di ba? Yung lifestyle mo in terms of health, di ba? Pinag-ipunan din yung health eh, di ba? Investment din yan. So, marami kasi tayong viewers na yung perang inipon nila ngayon napupunta sa gamot. Mercury. Gamot. Medyo ganun. yun ang isang ano eh, isang bagay na malaking pwede ko rin ituro sa inyo. Kasi noong nagtatrabaho ako sa Arsobispado, meron kaming annual check-up, di ba? So, annual check-up na yan, libre naman eh, di ba? So, magpapapunta ka lang doon, magkakaroon ka ng executive check-up para malaman mo kung ano yung posibleng maging sakit mo, di ba? Kasi wala ka namang nararamdaman. Pero, so, noon pa lang, binabantayan ko na talaga yung high blood ko, yung blood sugar, etc. Nung minsan, sinabihan ako ng doktor ko, borderline ka na atinit sa diabetes. Eh, alam ko, pamilya ko, diabetic.
So, sabi ko sa, sabi niya sa akin, mag-maintenance ka na. Sabi ko, Doc, ayoko ng maintenance eh. Sabi ko, babalik ako next month. Sabi ko, bababago na yan. So, ginawa ko, nag-exercise ako, at saka nag-diet ako, etc. Ganun. So, pagbalik ko doon sa doktor, mababa na blood sugar ko. Sige, basta maintain mo lang yan. So, hindi ako nagkaroon ng maintenance medicine. So, kasi yung mga ka-opisina ko, halimbawa meron sila, maintenance medicine nila, 3,000 o 5,000 a month. So, isipin mo, laking bagay no, no? Palabas na agad yun. Palabas agad yun. At the same time, may nararamdaman ka pa sa katawan mo. Pero yun, grasya din na siguro sa akin ng Diyos yun. Tsaka mahilig ako nung mga, katulad niya, mga chaa, yung mga, katulad nung, yung basil, tea, yung basil tea, yung turmeric, yung mga ganon. Yung naniniwala. Oo, yung mga natural na anong ganon. Pag namamaga ang pa ako, may iinumin akong dahon ng guyubano at yun mawawala. So yung ganun, hindi ako umiinom ng gamot na pampaalis ng sakit. In other words, preventive. Preventive. So we have to choose a healthy lifestyle para maiwasan na lang yung mga sakit na ganun. Kaya pwede ba naming malaman natin it's kung how young are you now? I'm 69 and I will be 70 next year in May. So, magsisistenta na ako. Pero so, okay, unbelievable, ano, na nandun na siya talaga, lagpas-lagpas siya sa senior citizenship. Pero isa pa na baka makalimutan ko lang, kailangan mag-exercise. Kung alam ko lang, nung bata-bata pa ako, siguro hindi ako ganito magiging kalaki. Siguro kung naging regular yung aking exercise. Kasi pareho kami ni Gaines, ang hirap ng exercise eh, diba? Para mas masarap upo, ganyan. So, pero ngayon, lately, nung huling retreat ko, yung sinasabi ng pare, sabi niya, "The glory of God is man fully alive." So, sinabi na niya yan. Sinabi rin niya yung exercise. Do you take care of yourself? Diba? Do you take care of your health? So, tapos yung isang kaibigan ko naman, pinasahan ako ng isang exercise na nakuha rin niya sa YouTube, yung 3-mile walk na ini-recommenda ko rin sa marami ngayon. Kasi ang laki ng ginawa nun sa akin. I started losing weight. Siguro, kung nakita niyo ako ng mga ilang nakakaraano, eh, talagang mataba ako, tsaka parang palaging masakit ang tuhod ko. But when I started doing this 3-mile walk, parang na-relieve yung aking mga joints. At tsaka, unti-unting naglulus ako ng weight. So, importante, kahit na senior na tayo, may edad na tayo, mag-exercise tayo. Pero kung kayo medyo bata pa, at kaya nyo namang mag-exercise kayo, pero dapat regular. Kasi ako, sa buong buhay ko, ngayon lang ako nag-exercise, na ginagawa ko siya araw-araw. Dati kasi pag sumakit ang tuhod ko, hindi ko natutuloy. Pero kaya ngayon, ba? Kahit medyo sumakit ang tuhod ko, tuloy ko pa rin. Kasi nag-realize ko, habang ginagawa ko, naalis yung sakit. So, I think, importante, kapag tumatanda tayo, mag-exercise tayo. At isa pa, bago ko makalimutan, dapat yung ating prayer life, pinapaunlad natin. Yun ang pinakamahalaga sa lahat. Kasi ang pagdadasal ay nagbibigay sa atin ng tamang pananaw sa buhay, ng tamang pag-iisip, at lalo tayong natututong magmahal, magpatawad. Kasi ang pananaw ng Diyos ang napapunta sa atin. So mahalagang nagdadasal tayo. Nagdadasal tayo sa simbahan, sa Blessed Sacrament. Ngayong sarado ang mga simbahan. Magandang meron tayong lugar sa bahay natin where we could pray. Paggawa tayo ng altar sa kwarto natin, ayusin natin para doon tayo nagdadasal. Napakahalaga na tayo ay nagdadasal. We have to commune with God for us to be able to see the meaning of life. Kasi kapag nakikita natin yun, magiging masaya tayo. Amen. Magiging masaya tayo. So, Ate Nitz, palagay ko, yan din ang kasagutan dun sa tanong ng ating isang viewer dito na practical daw ba na ngayon palang buhay sila ay ipamana na nila sa kanilang mga anak ang kanilang mga properties. Kasi sila nag-ipon din, nag-retire, at meron silang maipamamana. Ano ba ang pwede nating sabihin dyan? Magandang magplano na isipin na agad natin kung paano natin iiwanan yung mga naipon natin, yung ating mga ari-arian. Maganda rin gumawa ng will. No? Yung will na para noon pag yung last will and testament,
na pagka wala na tayo, hindi sila magkakagulo kasi sinabi mo kung anong gusto mo. Yung last will and testament is a good ano para at pwedeng yung last will and testament na yun, sasabihin mo bubuksan lang nila yung pagpatay ka na. Mm-hmm. No? Pag wala ka na para noon tapos babasahin sa kanila kung ano yung nais mong ibigay sa bawat isa. Diba? So, pero yung iba kasi nag-iisip na paano yung tax? Kasi di ba? Malaki yun eh. Oo, malaki yun. Malaki yung kasi pagka namatay tayo na hindi natin na event na ano yung ano ay magkakaroon tayo ng estate tax, di ba? Estate tax. At kung ipagbibigay naman natin sa mga anak natin, mayroong mga paraan kasi diyan kung paano paliliitin ng capital gains tax, yung mga ganun ano. Aralin nyo rin yan kung anong mabuti para sa pamilya nyo. Kung ang mga anak nyo naman ay magkakasundo, no, at alam nila kung paano mo i-distribute yung property mo sa kanila, maganda rin na ibigay mo ahead of time. Eh. Mm. Diba? Pero kung yun ay magkukos ng samaan ng loob at magkakaroon pa ng problema sa party mo, magandang gumawa ka na lang ng last will and testament. Hindi naman masyadong malaki ang estate tax ngayon, di ba? So, accountant talaga yung kausap natin, ano? Kasi ang sagot niya, hindi lang tungkol sa karanasan, kung hindi, may mga consideration. Kasi ako, pamana lang yung nasa isip ko, yung pala, karugtong din yung taxes. Kasi baka liliit yung maipapamana. Or may dapat kang ipunin para pag tinransfer yung pangalan, kasama na sa computation natin. So, my dear friends, ang dami-dami nating natutunan ngayong hapon. Ano ba ang buod ng lahat ng ito? Aalis tayo lahat sa mundong ibabaw. Pero sana, isang buhay na ganap ang ating naisabuhay. At unang-una na, sabi natin, how to enjoy our life that is free from debts. Paano ba tayo makakalaya muna sa mga utang na ito? Pero ngayong hapon, inisa-isa ni Ate Nitz, hindi lang yung formula paano tayo makakalaya mula sa ating mga utang. At huwag niyong kakalimutan, pinagugupit niya yung credit card pag umaapon yung utang natin, di ba? Pero sinabi rin niya, tinalakay din niya kung paano yung paghahanda. There has to be a preparation na sa pagtanda natin, meron ka dapat na itabi. At meron din siyang sinasabi ngayon na yung simple lifestyle na noon pa talagang napakasimple na talaga ni Ate Nitz. Alam nyo, pag magkasama kami nung araw, pagkakain kami, kahit saan pwede kaming kumain. Kasi ang nagpapasarap sa aming pagkain ay hindi yung pagkain, kung hindi yung aming pagsasama. Kaya makakatulong yon kasi kung inom ng milk tea, ako, pagka kinumpyut mo yun, no? Hindi lang yung nakakaubos ng bulsa, nakakataas pa ng blood sugar yun. Kasi favorite ko yun, ano? Tapos ano pa ba natutunan natin? Yung exercise. Pero yung pinakahigit sa lahat, yung buhay panalangin. So, Ate Nitz, kung aalis nga tayo sa mundo, ano ba yung gusto mong maiwan sa mga taong mahal mo? Ano ba yung maipapaalala mo? Kayamanan ba ang iiwan mo sa amin pag umalis ka sa mundong ibabaw? Ano yung legacy na yun? Alam mo, kasi wala naman akong kayamanan, di ba? Wala naman akong... Pero ang isang pinakamalaking accomplishment ko sa buhay ko ay nung nagtatrabaho ko sa Arsobispado, nung ginawa namin yung accounting system sa mga parokya, sa mga ministries, sa chancery, at tapos nag-establish kami ng internal control. Ako palagay ko, yun ang iiwanan ko, yun ang aking legacy. Kasi lately, nitong, I think last week, may tumawag sa akin. Taga-Abra to. Kasi nung araw, di ba, umiikot ako sa mga iba-ibang diocese, taga-Abra to. Pero tumawag siya dahil sa meron concern siya tungkol sa Ulysses. But anyway, bago siya nagpaalam sa akin, sabi niya, by the way, Ate Nitz, gusto ko sabihin lang sa ito, ah, nakakalimutan ko sabihin sa iyo. Gusto ko lang namin magpasalamat sa iyo kasi alam mo, yung tinuro mo sa amin nung mga 20 years ago, hindi ba may tinuro ka sa amin na kailangan ang lahat ng pumapasok na pera, may resibo, may voucher, ang expenses, ganyan. Alam mo, Ate Nitz, hanggang ngayon, ginagawa namin yon at napakalaking tulong sa amin. Yun. Kaya ang sabi ko nga, meron akong kasabihan, a Latin old saying, yes, na aking na ano ay yung corruptio optimi pessima. The corruption of the best is the worst. So para sa akin, nung nandun pa ako sa aking trabaho na yon,
maturuan ko yung lahat ng kaya kong turuan na involved sa accounting na maging matapat, na maging maayos, maging honest sa paghawak ng pera. Pero kailangan nila ng tulong, kailangan nila ng sistema, paano nila gagawin yun. At yun palagay ko ang aking legacy. Yun ang iniwan ko, no? Yun ang, na hopefully, magpapatuloy. Wow! Palakpakan naman natin si Ate Mix. Ay, nako, alam ninyo, itong nakalipas na 2 Mondays, hindi lang accounting system ang pinag-usapan natin. Kung hindi, malinaw na ipinakita sa atin yung kahalagahan ng value system at ng ating faith system. Kasi hindi lang technicalities ang ibinahagi sa atin ni Ate Nitz, hindi lang basta karanasan ang kanya ibinahagi, kung hindi higit sa lahat ang kanyang pinananampalataya ng Diyos. At ito yata ang maipapamana nating lahat. Kaya sana nakikinig sa atin ang buong pamayan ng Pilipino. Kasi ang sinasabi dito ni Ate Nitz, yung value of honesty. So yung kanyang tinurong Latin, pakiulit mo nga Ate Nitz. Corruptio optimi pessima. Anong ibig sabihin nun? The corruption of the best is the worst. Ayan. So lahat po yan, hindi natin titignan ng society, ang tignan muna natin ang ating sarili, tignan muna natin ang sarili nating bulsa, tignan muna natin ang sarili nating pamilya, ang sariling komunidad, bago natin tignan yung mas malawak. At lahat ng yan ay gabay sa atin na huwag nating kalilimutan kung hindi ating isabuhay. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng ating 30-minute program. So magdadasal tayo na mas marami pang ganitong programa ang mai-offer namin sa inyo. Maraming salamat para sa inyong sumusubaybay. Huwag niyong kalimutan, sa susunod na Monday, hindi na financial ang pag-uusapan. Brains naman ang pag-uusapan. Sabihin nila, wag naman, slightly use ang brains namin. Hindi, maganda ho ang topic natin. How to feed your mind. So, hindi lang pala pagkain para sa katawan. May pagkain din ang ating isipan. At ang bisita naman natin ay isang lalaki. So, makikilala niyo siya, si Sir Raynel Cruz. So, abangan ninyo sa Monday, huwag niyong kalilimutan. At ngayon, tayo ay ililid ni Ate Nitz sa panalangin. God's plan plans prayer. Everlasting Father, thank you that you have plans for me that are for my good and your glory. Your word says that you are the God who performs miracles. You display your power among the people. With your mighty arm, you redeemed our people and rescued them from their distress. Perform financial miracles in my life. Lord, to display your power and glory, increase my faith to trust in you. May my whole spirit and soul and body be kept blameless to the end. Amen. Let us praise the Lord. And give him praise. See you Monday.